Magandang umaga po sa lahat. Usapang kalsada naman po tayo. Meron po akong bibigyan natin doon sa mga gustong kumuha ng bahay. Sa 12 years kong pag-ahente ng bahay, yes, kadalasan namin nagiging issue, nakikita namin kasi binibisita ko yung mga dating nakakuha na sa akin ng bahay ko. Ano tsura, ano nakumusta rin dyan, kinukumusta ko yan. Pinupuntahan ko sila. Hindi naman lahat kasi minsan nakalimutan ko yun, sa dami din eh. Ngayon, kadalasan nakikita ko, pag puno na yung subdivision at in a unit ka, masikip na yan. Yung gitna, wala na, halos wala ng daanan kasi yung mga kotse nasa kalsada na. So ito yung ano, ito yung itong tip it na ito, ito yung tatandaan mo, ito yung pwede mong para hindi sumakit ang ulo mo pagdating ng araw. Kung kukuha ka ng bahay, yung kung in a unit ang budget mo, hindi man siya, hindi ka ba, medyo alanganin ka sa budget, hindi mo pa kaya yung corner unit kasi iba yung, magkaiba yung presyo eh. Tsaka babalak kang kumuha ng kotse pagdating ng araw. Ang kunin nyo po is katabi ng end unit o katabi ng corner unit. Kadalasan kanyan, hindi magpantay yung lupa doon katapat na block. So maliwalas pa rin. Medyo maluwag-luwag. Pangalawa hanggang pangatlo o pang-apat na unit, yun ang kunin mo. Hindi pa yan masikip. Medyo nasa dulo-dulo ka pa. Nasa bungad-bungad ka pa. So, yun, para maiwasan, hindi sumakit ang ulo mo. Kasi minsan hindi natin kontrolado yung kapitbahay natin. Sa tapat ng kapitbahay natin, nasa inner unit ka, nasa gitna ka. Kumusta na kotse? Yung kotse nasa tapat. Para kayo ng kotse, nasa kalsada, wala kayong parking, nagsikip na. Maliban na lang kung nagkakasundo-sundo kayong magkapitbahay sa street nyo, okay lang yun. Pero hindi maiwasan talaga, may kapitbahay tayo na hindi talaga hasang-ayon sa ganyan. So para maiwasan po yun, in the near future, yung naging problema, makaalitan tayo ng mga kapitbahay, estimate na lang po, ano na lang po natin, kumbaga sa atin, unahan na natin na posibleng mangyari yung ganun. Kung wala kang kotse ngayon, bibili ka in the future, or motor, may garahe ka. Tsaka para iwas sakit sa dibdib. Minsan kasi, nasa tapat ng bahay natin yung kotse, nagasgasan, wala tayong walang kasalanan, kumbaga sa atin, nagasgasan ng mga bata. Maliban na lang kung sinadya. Pero para iwas sakit sa dibdib, kasi mahal din yung papintura, kailangan nasa loob yung kotse mo. Okay? So, yun lang po. No offense po dun sa nakakuha ng bahay nasa labas yung parking, kasi yun na yun, andyan na yan. Wala pong akong ibig sabihin. Ito po ang video na to ay para po dun sa kukuha pa lang. Eh kung nakakuha ka ng kotse, ngayon, tsaka bahay na walang parking, okay lang yun. Sa'yo naman ang tapat. Kaya lang, sabi ko, itong video na to ay para dun sa kukuha pa lang bahay. Para hindi sumakit ang ulo niya pagdating ng araw. Okay, see. So sa susunod na video, magbibigay po ulit ako ng tip. So maraming salamat sa inyo at ingat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po makagawa tayo ng maraming video tip sa pagkukuha ng bahay. So again, ulitin ko po, hindi tayo nagbebenta ng bahay. Kahit ahente po ako, ito po'y tulong lang. And then, para may idea kayo, para hindi lang kayo mailang sa akin, hindi ko kayo bebentahan. Bibigay lang tayo ng tips yung experience ko sa 12 years na pag-ahente, kung ano yung pwedeng kunin, anong maganda, kung ano yung, para maiwasan yung mga future na problem. Okay? Maraming salamat po at ingat!